Bili ko ng fish sa palengke. Papakainin natin si Gongpi, ang aking alagang pagong. Tara natin si Gongpi, papakainin natin. Yan, diyan ko siya inilalagay. Para may tuyo din siyang time, hindi lagi siya nakababad sa tubig. Yan. Kukunin natin siya, pakakainin ko, kaya lang ilalagay ko siya dito sa planggana. Yan, planggana ng tubig. Lagyan ko ng tubig. Yan siya. Yan, nagugutom na kaya, kasi yan, kaya ganyan siya. Kunin natin siya ngayon at ilagay natin doon sa tubig. Yan. Ngayon, kuha tayo ng fish. Yan na si Gongpi, gutom na. Kuha tayo ng isda dito sa ating ano. Yan. Iwa pa yan, ah. Yan, oh, naaamoy niya na, oh. Yan, oh. Yan, naaamoy niya na. Ang fish. Gitna natin para niya makita. Dinededma niya. Gusto niya yatang maka, ano, ito ang tinatawag na Asian box turtle. Ang shell ng Asian box turtle ay matigas. Hindi tulad ng snake turtle na malambot ang shell. Ang snake turtle ay matulis ang nguso. Ang pagong o turtle ay mga reptiles. Sila ay mga semi-aquatic. Gusto niyang makawala. Semi-aquatic animals, ibig sabihin, pwede silang mabuhay sa lupa, pwede rin silang mabuhay sa tubig. Kaya lang, hindi sila po pwedeng magtagal sa ilalim ng tubig dahil sila ay walang mga hasang. Diba? Yan. Ganun. Sa ilalim ng tubig, ang kanilang mga kinakain ay mga algae, kung tawagin. Ngayon, kung sila naman na nasa sa ibabaw ng lupa, sila damay kumakain ng mga iba't ibang uri ng mga dahon. Mga dahon or mga gulay, mga leaves na kanilang nakikita dahon sa paligid-ligid nila. Kumakain na si Gongpi. Kanina kasi nahihiya siya, eh. Yan. Mahaba ang buhay na itinatagal ng mga pagong. Maaari itong tumagal hanggang 150 years or more. Kung ito ay nasa wild o lugar na kanyang habitat. Konti lang nakain niya. Kung ito naman ay nasa ating mga pag-iingat o ito ay ating inaalagaan, ang mga pagong ay maaaring mabuhay hanggang 40 to 60 years. Ibig sabihin, kung tayo mag-aalaga ng pagong, ito ay maaari pa nating ipamana sa ating mga apo, diba? Ganun yun. Diba? Ang galing mag-alaga ng pagong, napapamana pa natin. Ang mga pagong ay mga omnivores din. Yan. Ibig sabihin, sila ay kumakain nga ng mga gulay at mga algae. Mga dahon na kanilang nakakit sa paligid. Makain na si Gongpi. Kain sila ng mga fish. Fish. Kumakain din sila ng mga veggies katulad ng carrot, lettuce,
mga apple, fruits like bananas, ang mga pagong ay walang ngipin. Kaya dapat kung sila ay pakakainin, katulad ng ginagawa ko, ang papapakain ko sa kanila yung mga apple ay aking binabalatan, tinatalupan, then tsaka ko sila i-slice ng mga maliliit para kaya niyong lang kainin. Yung banana, pwede naman nila yung pwedeng ibigay sa kanila ng tatalupan mo din ng balat, bibigay mo sa kanila ng ganun kasi malambot naman ang banana. Kayang-kaya nila yung kagatin or kainin ng ganun na lang. Kilala ang lalaki at babaeng pagong. Ang lalaking pagong ay may concave yung ilalim ng kanyang talukap. Samantalang ang babaeng pagong naman ay flat ang kanyang talukap sa ilalim. Yun ang difference ng babae at lalaki. At ang lalaking pagong ay mahaba ang buntot kaysa sa babaeng pagong. Essence siguro ng pagong na merong nagkukuha sa kanya. Ayaw niyang kumain. Tinitignan niya yung cellphone. Oh. Nasa essence ng pagong siguro, no? Tignan mo. Oh. Patayin ko na lang uli. Mamaya ako na uli siya videohan. Oh. Na siya, nadidistract siya dito sa cellphone. Oh. Kumakain na siya kanina, di ba? Binitiwan niya. Malakas ang sensor ng pagong. Ito mo, kahit gutom siya eh. Tinigilan niya yung pagkain. Bali, pangalawa na yung fish na kinain niya. Isa na lang natitira yun. Ganito ko lang inaalagaan ang aking pagong. Ayan. Gumawa ako ng ayan, oh, hollow block. Ganyan. Mga hollow block lang yan nakatayo. Tapos, yan. Diyan ko siya inilalagay. Nilalagyan ko lang siya ng kaunting inumin. Ayan. Para malinis lang lagi yung kanyang ginagalawan. Tatanong nyo bakit walang tubig? Kasi nga, iba ang technique na ginagawa ko sa kanya. Ang turtle kasi ay nabubuhay sa lupa at pwede rin sa tubig. Diba? Ngayon, wala pa akong lagoon or something na mapaglalagyan sa kanya na medyo may water. Kaya tiniteknikan ko na lang. Gagawin ko ngayon, papakainin ko siya. Bumibili ko ng fish na ipinapakain ko sa kanya. Ayan. Kita nyo, dalawang klase yan. Ayan, malinis, hinililinis ko, tinatanggal ko yung bituka. Yan, maliliit lang yan. Na fish para talaga sa kanya lang. Siguro naaamoy niya na yung fish. Ayan, oh, nakikita nyo, naaamoy niya na. Ayan, ako, maakit na. Ayan, oh, maakit na siya. Pinakakain ko siya, inilalagay ko siya ngayon sa tubig. Kasama ang fish. Ganto. Ito dito ko ilalagay. Yan. Malinis na tubig. Para siya ay makaranas ng makaranas ng mag-swim-swim sa tubig habang siya ay kumakain. Ganito ang aking style sa alaga sa kanya. Damputin natin. Ilagay natin sa tubig. Ayan, dyan. Ngayon, dyan ko siya lalagyan ng isda. Kunin natin yung aking fish. Yan. Iba-ibang klaseng isda yan, pero mga isda tayo sa kanya, isdang alat. Kuha tayo na isa. Ayan, kita niyo yung galunggong. Ayan. Ito, ipakakain ko sa kanya kasi malaki na siya eh. Ayan. Ayan, nakita niya na. Ayan. Ngayon, itong fish na ito, yung para sa kanya, nililinis ko na. Kita niyo, wala na mga bituka yan. Tsaka ko ngayon siya, nilalagay sa isang plastic. Pagkalagay niya sa plastic, tsaka ko ngayon siya inilalagay sa rep para pagka magpapakain ako sa kanya
itinuto ko lang muna yung fish. Yung tinutunaw ko ba? Tinutunaw ko yung yelo. Ayan, ganyan. Tsaka ko ibibigay ngayon kay Gompi. Ito siya ngayon. Ayan, kinagat na niya yung fish na aking ibinigay. Kaya lang parang hindi siya makabuelo kasi parang malalim yung tubig. Malalim yata ang masyado yung tubig, parang nag-i-struggle si Gompi. Hindi maabot ng paa niya yung ano, malalimang lalim ng basin. Nahihirapan siyang kumain. Wait. Gagawin tayo. Parang lalagay ko siya sa kanyang kulungan. Ang mga pagong ay considered na cold-blooded animals. Magugutom na talaga si Gompi, oh. Ayan. Hindi na niya binitiwan nga yung isda. Gusto niya talagang kumain. Pero hindi niya siya makapag-concentrate sa kanyang pagkain kasi siguro na di-distract siya sa aking ginagawa. Sa pagbibidyo sa kanya, tignan ninyo kung saan niya na dinadala yung kanyang pagkain. Ayan, no? Pero talagang gutom na siya. Gustong gusto niya ng kumain, eh. Ayan, no? Nilagay niya na sa isang sulok yung kanyang pagkain. Ayan na, kumakain na siya. Dined man na tayo. Sabi na siguro gutom ako talaga. Kung pakainin ko ang aking pagong, alagang pagong ay twice a week. Ayan ang pinakakain ko sa kanya. Fresh na isdang alat. Minsan, binibigyan ko rin siya ng ano, ng apple, saging, yan. Kumakain din siya ng apple at saka saging. Kahit anong klaseng saging, kasi yung minsan mahilig ako sa saba, binibigyan ko siya ng saging na saba. Kinakain naman niya. Yung apple, i-slicein nang medyo maliliit, tsaka ako din ibinibigay sa kanya. Binibigyan ko talaga siya ng isda. Ganyan, sariwang isda ang aking pinapakain sa kanya. Katulad ngayon, baka yan, ngayon, yan. Katulad niyan, yan. Yan, nag-enjoy siya sa pagkain. So, mamaya, pagkatapos niyang kumain, nang aagaw ang tuta, oh, may tutang nang gugulo, naaamoy ang fish. Huwag ka magulo, eh, malis tuloy si Gompi. Yan, natakot sa aso. Okay lang, babalikan din naman niya yan mamaya. Babalikan natin, yan. Kasi hindi pa siya busog. Yan, ito nga palang isdang to, lalagay ko sa rep. Yan, para pagkain niya naman sa makalawa. Papakainin ko siya, yung pagka-fish na medyo frozen na, ilalagay ko muna sa tubig para nga mato. Matunaw ba? Ito nga palang pinaglalagyan ko sa aking alagang pagong ay nasa sa ilalim ng puno. Kung napapansin nyo, nasa tabi siya ng puno ng buko. Kasi kinakailangan niya din ng lilim. Hindi all the time na nakababad sa araw. Although, kailangan niya ng UV rays. Kaya yan, ay pwesto nyo yan, maganda yan dahil may lilim siya and naaarawan din siya dyan. Kailangan niya nasisikata ng araw at least 30 minutes kasi kailangan nila ng UV light o sinag ng araw upang ang kanilang mga shell ay tumigas or maging matigas at pati ang kanya mga buto ay maging matigas upang makaiwas din sila sa mga sakit na maaaring dumapo sa kanila. Lastly, ang pinakamaganda, alam nyo ba na ang pagong ay nagbibigay din ng swerte?
Yan, kaya ako, kaya kayo, mag-alaga na rin kayo ng pagong dahil siya ay maghahatid sa inyo ng kaswertihan sa inyong pamumuhay. Okay, until here, see you again next time. Please watch my other videos and vlog. Ubo na ng tubig. Thank you. Pero mayroon pa siyang pagkain. Hindi niya naubos. Malaki yung ano eh, yung galunggong. Mamaya-maya, pagka medyo binawasan pa niya yung isda, ililipat ko na siya doon para ma-dry na siya. Enjoy pa siya sa tubig eh, malabo na. Pag malabo ng ganyan kasi, ayoko na. Para malinis, di ba? Para maging healthy. Yan, maakyat. Nakakita ng tao. Okay? Ayan, ganyan ko siya alagaan. See you again next time. Siya ay si Gongpi Pagong. Gongpi.